Ilang araw ng traffic ang iniinda ng mga motorista sa bahagi ng North Luzon Expressway sa San Simon, Pampanga dahil sa pag-apaw ng Pampanga River. Paliwanag ng pamunuan ng NLEX, target naman nilang maitaas ang Tulaok-San Simon segment area. Pero hindi nila yun maitaas ng husto dahil sa Tulaok Bridge sa itaas. Nakikipag-ugnayan daw sila sa DPWH at mga lokal na pamahalaan para maisaayos ang waterways at drainage system sa lugar. Sa ngayon, naglagay muna ng sandbag at water pump para mailabas yung tubig. Binomonitor din ng traffic and engineering teams ang sitwasyon para matiyak na ligtas sa mga bibiyaheng motorista. Update tayo sa traffic situation sa NLEX dahil sa pagbaha sa lugar. Kausapin natin si NLEX SCTEX Traffic Senior Manager Robin Ignacio. Magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi, at sa ating mga tagapanood at nakikinig sa Balitang Hali. Apo, kumusta po yung daloy ng traffic sa NLEX, particular sa bahagi ng San Simon? Patuloy pa rin po ba yung pagbaha ngayong weekend? Marami ang inaasang uuwi pa norte. Opo, sir. As of now po, may pagbaha pa rin po tayo doon sa ilalim ng Tulaok overpass. At yun po yung ating traffic na slow moving, mahaba pa rin po. Meron tayo actually around 10 kilometers po dito sa pa-northbound at around 8 kilometers naman po doon sa pa-southbound. Nag-umpisa po kaming mag-pump out ng tubig kahapon. Kahapon. Pero apparently mabilis pa rin po yung pagpasok ng tubig. So pinotify po namin yung sandbagging po natin. At dinagdagan po natin yung mga pumps natin. Ganun din po na may mga trucks na kaming more than around 15 po pala yung trucks na dineploy namin na magsasaksyon ng tubig doon at i-dadump na lang po away from Tulaok po. Mm-hmm. So hopefully, mapababa po natin yung level ng tubig doon para mapabilis po natin yung daloy ng traffic. Mataas pa rin po ba yung baha sa paligid nitong kalsadang inyong pinapump out? Kasi syempre, hanggat mataas yung tubig doon, magtutuloy-tuloy yung pagpasok ng tubig dyan sa kalsada. Yes sir, talagang mataas pa rin po. Halos walang pagbabago po yung tubig sa paligid po ng Tulaok area dito sa Enlexan po. At yun nga po yung challenge po natin. Gusto lang po natin na ma-minimize po yung bumabalik na tubig sa carriageway para naman po yung pag-pump po natin, mas mabilis po yung pagbawasana natin ng tubig at maibaba po natin yung level ng tubig sa kalsada para naman mapabilis natin yung daloy ng traffic. Mm-hmm. So talagang inaasahang meron pa rin tubig, meron pa rin pagbagal ng trapiko dyan sa lugar na asahan ating mga motorista. Opo sir, at meron pa rin pong talagang pagbagal ng daloy ng traffic, particularly sa area. Pero yun nga po, nagdagdag po kami ng mga pumps, ng suction trucks na para ma-dump po somewhere yung tubig, mabawasan po yun natin. Para so hopefully, maipababa natin para naman po pagdami po nung dadaan ulit ngayong hapon, mas mapabilis natin yung daloy na traffic. Yun na nga po. Ano po inaasahang delay ng ating mga motoristang daraan dyan mamayang hapon kapag meron pa rin tubig? Para at least i-expect na nila na talaga medyo magtatagal sila dyan sa lugar na yan. Opo, yung total na pagbiyahe po nila mula siguro dito sa San Fernando hanggang makalusot po sila dito sa San Simon area, ay meron pong dagdag na mga 1.5 hours to 2 hours na pagbiyahe po nila, no? So kung mas mababa po sana yung tubig, mapababa po natin. Sana po mababawasan din po itong delay na to, delay time sa travel po nila. Mm-hmm. Bukod po sa sandbag at paggamit ng water pump, may ibang paraan pa po ba kayo naiisip para matanggal yung tubig? As of now, yun po yung nakikita lang nating paraan. Kaya yung effort po natin, nile-level up po natin para nga po mapababa po sana natin yung tubig. Hanggat mataas po talaga yung tubig dito sa magkabilang tabi po ng Tulaok area. Yun po talagang may tendency po talaga na papasok yung tubig. So yung aming pumping capacity, tinataas po natin para mas mabilis po yung pagbawas natin ng tubig kaysa yung pagbalik ng tubig. Mm-hmm. At yun po, kagaya na nabanggit nyo sa kanina, Sir Rafi, siguro ang mas ma-long-term solution po dito sa area is talagang malinis po siguro yung mga waterways dyan. Tapos siguro yung Pampanga River, kung saan ito yung umapaw talaga at isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit bumabaha sa area, baka may kailangan na po ma-dredge ito. Sige po, talagang engineering intervention ang kailangan. Maraming salamat po at good luck po sa pag-pump out nyo ng tubig dyan. Po.
Si NLEX, salamat po at magandang hapon po. Opo, si NLEX Asitex Traffic Senior Manager Robin Ignacio. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.